A man arrives at the railroad station nearest his country home an hour and 5 minutes before the time at which he had ordered his driver to meet him with his car. He starts to walk at the rate of 4 miles per hour and meets his car when it has traveled 8 miles. It turns back and takes him the remainder of the way home, where he arrives just 10 minutes ahead of the time he had originally planned to get there. Find the distance from the station to his home. Assume no waiting time on the part of his driver. Nagets niya, class? Naintindihan niya yung problem? Kasi pag maintindihan ng problem, yun talaga ang kailangan, no? Siyempre. Kailangan para ma-dissect natin, class, magawa natin ng equation. So, pinto muna tayo kasi quinto talaga ito eh. Now, siguro tinawagan niya yung driver niya nung papalipad pa lang siya doon sa ano, hindi to airport. Papalis pa lang siya, class, doon sa pinanggalingan niya na station na sunduin mo ako sa ganitong oras. Okay? So, ang driver, natural, yun yung nasa nasa isip ng driver, class, na susunduin sa ganong oras. Okay? Kaso, class, for whatever reason, sobrang aga nakarating yung kanyang tren. Yun yung sabi sa problem. Nag-arrive siya, class, 5 minutes, an hour pala, and 5 minutes before the time at which he had ordered his driver to meet him with his car. Ibig sabihin nung, class, sobrang aga nakadating ng tren na sinakyan niya na nag-advance yung kanyang pagdating ng 1 oras at 5 minuto. Diba? So, ibig sabihin, pagdating niya doon sa railroad station, wala pa yung driver niya doon kasi ang usapan nila, sa ganitong oras mo ako susunduin. Eh, kaso, maaga siya nakarating. 1 hour and 5 minutes pa before that time na susunduin siya. Wala pa doon yung driver niya. So, anong gagawin niya? Dalawang option siya, class. Maghintay. Ang unang option, class, maghintay siya. Pwede siya uupo doon, maghintay para hindi siya mapagod. Pwede siya mag-leap lang muna doon. Okay? Hintay siya doon, class. Yun yung isang option niya pwedeng gawin. Maghintay siya ng 1 oras at 5 minuto. Okay? Now, pangalawang option niya, class, anong gagawin niya? Eh, naglakad siya. Wala na itong option number 3, nasasakay siya ng ibang sasakyan. At yun yung pangalawa ang ginawa niya, class. Instead na hintayin niya, class, yung kanyang driver sa loob ng 1 oras at 5 minuto pa bago makarating, naglakad-lakad na lang siya pauwi. Okay? Doon sa daan, nung naglakad siya, class, mabait ito na amo, no? Nakasalubong niya, class, yung kanyang driver at yung kanyang sasakyan. Okay, nakasalubong niya. Natural, pinick up siya doon sa point kung saan sila nagkasalubong. Tapos bumalik na sila. Take note, class, na nung magkasalubong sila, ang kanyang sasakyan. Yung sasakyan na yung, class, nakapagbiyahe na ng 8 miles galing sa kanilang tahanan. Galing sa kanyang bahay. Okay? Tapos dahil na-pick up siya doon sa daan, class, hindi na tumuloy ang driver doon sa train station. Doon siya sa daan na-pick up, tapos bumalik na agad. Okay? Nakarating siya doon, class, sa kanilang bahay ng mas maaga. Sa kanyang intended na time, 10 minutes ahead. Okay? At that time, he originally planned to get to his home. Kaya niya yan? Yan yung sabi sa problem. Ang tanong, ano yung distance between his house and the railroad station? So, tawagin natin ang distance na yon D. Alright? Yun yung ating hanapin. What is the value of D, baby? So, paano to isolve? Paano isolve to, class? Yung D na yan, nating gusto kunin. Take note, class, no, nung nag-meet sila, approximately dito yan. Okay? Sa point na yan, class. Nag-meet sila dyan. Nakapagbiyahe na actually yung kanyang sasakyan ng 8 miles ay nandito sa problem, class. So, ang distance na yan ay 8 miles. So, ibig sabihin, class, ano na ang distance na nalakad niya? Ito yung station, ito yung home niya, ito yung train station. Dito sila nag-meet ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nakapaghintay pa, maglakad na lang ako pauwi. Nung maglakad siya, na-meet niya dito yung kanyang sasakyan, dito na lang siya pinick up. Alright? So, ibig sabihin, nakapaglakad na siya ng, very clear sa ating diagram, ng D minus A. Paano natin isolve ang D dito, class? Isa lang actually ang key sa ating solution dito. Kung makuha natin, class, ilang minutes na naglakad ang
ang person na to. Tapos ang kaso. Kasi meron tayong distance eh. Tapos meron tayong speed ng kanyang paglakad. Time na lang ang kulang, class. D minus 8 is equal to speed times time. Tanungin ko kayo, ilang minuto na naglakad ang person na ito bago siya makasalubong ng kanyang driver? What do you think? Pag makuha mo yan, class, kuha mo yung sagot. Okay? So, paano yan isolve, sir? Kasi naka-arrive siya ng isang oras at advance ng isang oras at 10 minuto. So, naglakad na siya ng isang oras, 10 minuto. Ganun ba? Hindi. Malapit na doon. Not do you think? Ang kisa pa, ang sagot niyan, class, makikita kung anong oras siya dumating. Diba, sabi dito sa problem, nakarating siya doon sa kanyang destination or sa kanilang bahay 10 minutes ahead. Ahead of time, he had original plan to get there. So, advance siya, class, nakarating sa kanilang bahay ng 10 minutes. So, anong ibig sabihin nun? Yung 10 minutes na yung, class, take note dito sa assumption na binigay sa problem na walang waiting time sa part ng driver. So, ang mangyari sana, kung dumating siya sa tamang oras, ang kanyang driver, class, ay pipick upin siya sa tamang oras, makarating talaga yung driver sa tamang oras, walang waiting time, tapos alis agad sa tamang oras, makarating din sa tamang oras, yun sana ang plano, no? Yun tama ang ideal na mangyari. Kasi hindi ngayon nangyari, class, kasi una siyang nakarating, maaga siyang nakarating. Okay? So kapag mapick up mo, class, ang ilang minuto na naglakad, class, ang person na ito. Okay? Makuha mo na yung sagot. Tapos, para makita mo kung ilang minuto na naglakad ang person na yan, dito mo tingnan sa 10 minutes na yan. Okay? Itong 10 minutes na to, class, no, tingnan mo sa perspective ng driver. Yun yung pinakamabilis dito pag-solve. Tingnan mo sa perspective ng driver. Dahil walang waiting time ang driver dito, class. Ang driver, class, maaga ng 10 minutes na tapos yung kanyang trabaho. Diba? Supposed to be sagad yun eh. Yung lahat oras pagbiyahe from here to here, tapos pagbalik, sagad yun, class. Hindi sila makarating ng maaga, ng mas maaga ng 10 minutes. So ibig sabihin, class, itong 10 minutes na to, hindi lang to sa person na nakarating ahead of time. Ganon din yung driver. Okay? Mas maaga natapos yung kanyang trabaho, mas maaga ng 10 minutes. Ang tanong, bakit? Okay? Huhulihin natin, class, ilang minuto naglakad yung person. Masagot natin yon kapag masagot natin bakit mas maaga natapos yung trabaho ng driver. Ang reason, nasa diagram. Yung diagram mismo na to, class. Kung sinundo lang sana niya, class, yung kanyang amo, hindi dito sa daan, kundi dito mismo, class, sa train station. Okay? Wala tong 10 minutes ahead of time na matapos yung kanyang trabaho. Okay? Ang reason, class, bakit na-cut off ng 10 minutes ang kanyang trabaho, nabawasan ng 10 minutes yung kanyang trabaho, dahil hindi niya na to ginawa na distance. Hindi na siya nagbiyahe dito. Yun yung reason. Nakuha niya yan. Hindi niya na to biniyahe. So, ang pagbiyahe nito at constant speed, class, nagbiyahe siya dito, class, ng back and forth supposed to be a total of 10 minutes to, class. The reason, class, na hindi na siya nakapag-save siya ng total of 10 minutes. 5 minutes papunta galing dito papunta sa train station, 5 minutes din pabalik. Okay? Kasi dito na lang yung biyahe niya eh. Dito, class, nangyari yung 10 minutes na savings ng driver. Okay? 5 minutes na lang sana makarating na siya doon at yun yung tamang oras na makarating siya doon. Nakuha? Ang nangyari dito, class, no, kung naghintay lang sana, class, ang person na ito sa kanyang driver, makarating ang driver, class, sa tamang oras. Di ba? Makarating ang driver sa tamang oras, pipick upin siya sa tamang oras, iuwi siya sa tamang oras. Ang nangyari ngayon,
na-pick up siya ng driver 5 minutes ahead sa pick up time. Kasi kailangan pa ng 5 minutes dito siya pick up eh. Kailangan pa ng 5 minutes papunta doon para pick upin na siya sana. Pero dito siya na pick up 5 minutes ahead sa schedule na pag-pick up niya na time. Ha? So kung 5 minutes ahead, ang ibig sabihin, class, naglakad na ang person ng isang oras. Nahabol niyo? Napag-isipan niyo, class. Kung medyo malalim yon, pag-isipan niyo ulit. Ang person na to, naglakad na ng isang oras. Nakuha niya? Kasi nakarating siya 1 hour and 5 minutes ahead of time. Pinick up siya ng driver, class. 5 minutes ahead of time din. So yung 1 hour doon na natira, yun yung naglakad ang person. Yun yung ginamit niya paglakad. Nakuha niya yan. So meron tayong, pag mahuli mo nila, class, kung hindi, pag-isipan lang ha. Pag-isipan lang talaga, class. Kasi medyo malalim yan na pag-analyze. Pero makuha mo talaga yan. Bakit 1 hour naglakad ang person? Kasi 5 minutes, supposed to 5 minutes na lang, susunduin na sana siya dito, pero dito sa train station. Kaso na-advance yung kanyang pagsundo ng 5 minutes. Ibig sabihin, naglakad na siya ng isang oras kasi nakarating siya 1 hour and 5 minutes ng mas maaga. Okay? The distance is equal, class, to speed. Ayos, times time. Isang oras. Ganun lang. 8 plus 4. 12 miles. And that is the answer. Jig and joy! Har, 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 har. Thank you for watching. I hope you learned something. Have a good day. See you in our next video. Bye-bye!